Meron naman pong saktong balitang hatid si Jose Carretero. Tito Jokart, magandang morning. Ikaw ba ay bumisita sa mga bakery ngayong umaga? Magandang morning, Tito Jeff. Nako, binisita natin ang ilang mga panaderiya dito sa Marikina City, particularly dito sa Marikina Public Market. Medyo maganda naman ang bentahan dito, pero ayon sa Pangulo ng Asosasyon ng Mga Panaderong Pilipino, ang problema, mahina ang bentahan ng tinapay sa mga community bakeries. Ayon yan sa Pangulo nito na si Chito Chavez. Kaya may ilan na, Tito Jeff, na mga panaderiya na nagsara na. Wala pang eksaktong bilang ang asosasyon kung ilan na ang mga nagsarang panaderiya, pero ayon kay Chavez, marami-rami na ito simula pa noong tumama ang pandemya. Ang kawalan ng mamimili ang isa sa dahilan ng pagtiklop ng mga community bakery. Idagdag pa ang pagtaas ng presyo ng pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay gaya ng harina at ngayon naman, Tito Jeff, syempre ang asukal. Dagdag pa ni Chavez, ramdam na ramdam ng mga community bakeries ang epekto nito sa kanilang negosyo. Kaya isa sa mga solusyon para kahit paano ay mapagpatuloy ang mga makapagpatuloy ang mga may-ari ng bakery ng kanilang negosyo ay ang pagtaas sa presyo ng kanilang tinapay. Sa ilang bakery sa Metro Manila, nasa piso hanggang 3 piso ang itinaas ng presyo ng tinapay, depende sa klase nito. Ang iba hindi nagtaas sa presyo ng pandesal na isa sa mga pinakamabenta, pero ang diskarte, binabawi na lang sa ibang tinapay para hindi malugi. Problema rin nila ang pagkonte ng mga mamimili. Kwento ng ilang mga tindera, nagbawas na ang ibang suki nila ng binibiling tinapay. Ito din ang dahilan kaya hindi nila basta-basta binago ang presyo ng pandesal na nasa 2 piso lang. Pero ang ibang bakery, pumalo na sa 3 pesos ang pandesal. Kaya yung iba sa kanila, Tito Jeff, ang diskarte naman ay ang pagbawas sa timbang nito. Para makatipid sa asukal, isa sa mga isinusulong ngayon ni Chavez ang ibalik ang dating pandesal na hindi masyadong gumagamit ng asukal. Ang concern namin talaga, dosage mahina. Talagang may problema sa baba, mahina. There are so many bakeries are closing down. Marami yung tumitiklop na. Bumawi lang po kami sa burger buns, pero yung pandesal po namin same price pa din po gaya po ng dati. Tito Jeff, sa pagbubukas ng klase, umaasa si Chavez na dadami na ulit ang kanilang customer, lalo na ang mga may bakery malapit sa paaralan. Umaasa din sila na sana hindi na tumaas pa ang presyo ng sangkap sa tinapay gaya ng harina at asukal. Pero ayon kay Chavez, Tito Jeff, wala naman ngayong masyadong pagalaw sa presyo ng harina. Ang problema na lang dahil hindi pa rin stable ang presyo ng asukal. Tito Jeff. Tito Jokart, tanong lang namin, no, magkano ngayon yung presyo ng mga, kunyari, Spanish bread at kalihim dyan sa likuran mo? Dito sa likuran ko, Tito Jeff, wala tayong makita dito ng Spanish bread, pero nag-range ang presyo dito ng tinapay na sa 3 pesos na yung mga dating 2 pesos, so may mga 1 peso na dagdag. Merong mga ang expertise bang tawag diyan. O specialty ay mga buns na ginagamit nila sa ginagamit sa burger. So, imbes na taasan nila yung presyo ng pandesal dahil marami bumibili dito ng pandesal ay tumaas na lang sila para makabawi doon sa buns na tinitinda nila dahil mabenta din naman ito. So, kanya-kanya diskarte, Tito Jeff, para hindi malugi at tuloy-tuloy naman ang kanilang negosyo. Tama ka siyang yan yung mga nilalagyan ng mga palaman at palaman, mga hotdog at burger nga para sa pambaon ng ating buns. Pero walang Spanish bread, ah. Parang wala eh. Lapit ka nga dito, Jokart. Check mo lang. Double check mo. Wala eh, meron na macaroons na maliliit, pero at 10 pesos yun eh. Pandikoko. Pwede na yun. Tapos ano ba? Wala eh. Sabi kasi nang nagtitinda dito eh, alas 4 pa daw darating. Alas 4 mamayang hapon darating yung pinakamarami nilang marami nilang supply dahil galing pang Cavite. Sa Cavite pa ginagawa. Doon ang bakery nila, yung paggawa nila ng tinapay. So dadalhin niya dito sa Marikina. Medyo matagal-tagal pa. Kaya kulang na yung stock doon ng tinapay. At ito lang yung mga pang burger na lang ang natitira. Ayun. Okay. Thank you, Jose Carretero. Talaga naging eksperto na sa tinapay si Jose Carretero. Chido, thank you, Jokart.